Hello Aries, I hope you're doing well and this is your daily message for May 8th and this is for all Aries, Sun, Moon, Rising and Venus signs. General reading po ito kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat at maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. And away, lagi po safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Aries. So, tignan natin kung ano ang mensahe ni Aries sa ngayon. Aries, we have the Ace of Swords. Ayan, napakaganda, no? Napakaganda. This is an Ace, so this is a new beginning. This is a fresh start, no? Sa kung ano mga area ng buhay ninyo ito na affected, no? So, Aries, meron ditong mga ano, new information, new ideas, new inspiration na dadating sa inyo dito. And kung ano man ang mga yan, no, that is going to open up the opportunity for you para makalabas ka sa sitwasyon wherein challenging, no, yung pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, Aries. If that's the case, no, yung mga new information na to, mga ideas na to, that is going to be like the significant breakthrough na hinihintay ninyo para masolusyonan kung ano man ang mga problema ngayon, kung ano yung pinagdadaanan ninyo, challenging situation, kung ano yung pinagdadaanan ninyong or kinakaharap ninyong mga obstacles, no? And with that, I feel na yun ang magiging victory ninyo. Yun ang magiging success ninyo dito because you will be able to come out, no, from that challenging situation. And sa paglabas nyo dyan sa challenging situation na yan, mayroong magbubukas na bagong pinto para sa inyo, no? Bagong buhay, bagong pag-asa. Yun ang maaaring maganap sa inyo dito, Aries. Kaya naman, you are going to claim your victory dito, no? Dahil malalampasan nyo yung mga pinagdadaanan ninyo yung challenges ngayon, yung mga obstacles na to, you're going to surpass that. And with that, no, talagang hawak ninyo yung sword na to nakataas dahil victorious kayo. Dahil napagtagumpayan ninyo, nalampasan ninyo, at ngayon magsisimula kayo ng bagong buhay. Yayakapin ninyo ang bagong pag-asa and there are going to be new opportunities, no, na maghihintay sa inyo dyan. And that is the new beginning, no? That is the new beginning na nasisimulan ninyo ngayon, natatahakin ninyo once na nalabanan na ninyo kung ano man ang mga obstacles na yan sa buhay. So, tignan natin kung ano pa ang mga ganap for Aries. At ano dito, Aries, no? Kung kayo'y naghahanap ng clarity, kung kayo'y naghahanap ng enlightenment, you are going to get that, no? Makukuha ninyo yan sa paraan ng mga breakthroughs na maaaring dumating, yung mga new inspiration, ano yan, new information na dadating sa inyo dito, no? Coming from other people. Yan ang maghahatid ng kalinawan sa inyong isipan, no? Sa inyong damdamin, kung ano man yung bigat, no, na nandyan sa dibdib ninyo. I feel na yung mga impormasyon na to magiging susi para magkaroon ka ng kalinawan sa pag-iisip, no? We also have the energy of the dark woman, dealings or relationship with a woman with dark complexion or hair. Ayan. So, maaring yung taong ito, no? Maaring ito, yung taong ito ang dahilan ng iyong kaguluhan sa isip. Maaring yung challenging situation na to is involving this dark woman. Or maaari din, Aries, for some of you, na yung dark woman na to, ito yung maghahatid sa'yo ng clarity. Ito ang maghahatid sa'yo ng impormasyon na makakatulong sa'yo para masolusyonan ang kung ano mang mga problema ngayon, kung ano man ang mga challenging situation na kinakaharap ng iba sa inyo, no? Sinasabi dito na ano to, dark complexion, no? Yung balat medyo dark or yung buhok, no? Hindi yung kinulayan, ha, Aries? Kinulayan ng itim, hindi po ganun. Ito yung itim talaga, dark talaga ang original, no, na kulay ng kanyang buhok, yan. At this could be anyone, no, sa buhay ninyo. This could be anyone. Maaring kamag-anak nyo to, asawa nyo, no, asawa nyo, jowa, boyfriend, girlfriend, or maaaring katrabaho, boss ninyo. It could be anything, depende sa inyong sitwasyon. But definitely, malalaman ninyo. Tignan natin kung ano pa ang ganap.
For Aries, we have mountain. Ayan, major challenge to overcome. So, ito na nga. Ito yun. Ito yung challenging situation ninyo. So, maaaring, you know, iba't iba ang sitwasyon natin. Kaya, it could be in any area of life, no? Na kailangan ninyong harapin ngayon, no? There is a major challenge to overcome. And, huwag kayong mag-alala, Aries, no? Dahil sa paglabas ng Ace of Swords na to, may breakthrough na dadating, may solusyon na dadating, at malalampasan nyo talaga to, no? Ma-overcome nyo talaga ang problemang ito. Kaya, huwag kayong mag-alala, okay? So, tignan natin, maaari talaga, no? Na yung challenge na to sa buhay ninyo around this time is linked to this woman, no? Maaring ano nito, maaring katrabaho, asawa, boss, no? It could be anyone sa buhay ninyo. So, final message for Aries, we have the energy of the parrot. Someone will gossip about all your secrets. Ayan. So, ayan. Ako, maaring ito talaga yung babae. Aries, yun ang aking nararamdaman dito. Maaring yung babaeng ito, whoever this is, no? Maaring ito talaga yung ugat, no? Ng challenge na to sa buhay ng iba sa inyo. Maaring yung itong babaeng ito. You know, no? You will know kung sino ang babaeng ito. Kung ito talaga yung babaeng nag-cause ng challenge sa buhay ninyo ngayon, no? At dahil siguro, no? Sa pag-gossip niya, no? Maaring may mga fake news itong ginawa, no, yung babaeng ito. Maaring may mga fake news na pinagsasabi ito about you, Aries. So, maaring ganun ang ganap. But, you know, huwag kayong mag-alala dahil malalampasan nyo yan. At alalahanin nyo, Aries, no, you don't have to worry about because wala namang hindi magandang gawain ang nagpo-prosper, di ba? Walang gawain na nakakasakit na damdamin ng iba ang nagpo-prosper, ang namamayani, di ba? Always, the truth comes out. Kaya, malilinis ninyo ang inyong pangalan at ang mga taong nakakaalam ng mga fake news na yan, kung ganun man ang sitwasyon, ay kung kilala kayo, no? Hindi pa paniwalaan ang kung ano mang mga fake news na yan because the people knows who you really are, no? Kaya, huwag kayong mag-alala, the truth always prevails, the truth always comes out, okay? So, Aries, that's all have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo. I hope you're doing well. And this is your daily message for May 8th. And this is for all Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magra-resonate sa lahat. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Nawa'y lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. Leo. Paano mensahe ni Leo? Yay! Napakaganda. Ace of Pentacles. Ayan. So, this is really beautiful because this is new beginning in terms of your kaperahan, Leo, no? Merong offer, no? Merong offer ang Divine Universe sa inyo. Tignan ninyo yung Pentacle. Napakalaki, napakakinang, di ba? Ayan. At napakalaki niya, ibig sabihin, malapit na, no? Ang tingin mo dito, no? Lapit na sa'yo. Tingnan mo, ayan, oh, ang laki, di ba? Pati yung kamay ng Divine Universe. This is the hand of the Divine Universe. Napakalaki na, kaya sa pagtingin ninyo, kaya ibig sabihin, within your reach na to, no? Within your reach na ang kaperahan na to. This is financial abundance, this is financial freedom, you know? This is bounty, this is plentiful of money, no? Pasensya na po, Leo, sa biglang sumulpot na malaking truck. Bumusina pa, grabe naman. So, this is really a beautiful financial breakthrough. Yun ang akin napipick up dito. Kasi maaaring ang iba sa inyo dito may pinagdadaanan sa kaperahan. And this is it, no? Ito na yung magiging kasagutan dyan. There is going to be a new beginning in your kaperahan, no? This could come from different sources. This could come in any form then, kasi maaring cold cash talaga itong dumating sa inyo, maaring
inheritance din ito na dumating sa inyo na sobrang laki ang face value, no? Kung yan ay isang property. So, it could be anything but definitely napakalaki ng amount nito, no? Napakalaki ng amount. Kahit property ito, pag tinignan nyo siguro, napakalaki ng face value, no? Ng property na to. Kaya this is really a big time, no? This could also be a windfall, no? This could be a win, no? Lottery win. Maaring ganun din ang ganap dito sa Ace of Pentacles. So, this is huge, you know? This is huge, no? At napakagandang simulain ito in terms of your kapalaran. Kasi aside from malaki siya, malaki ang amount ng pera maaring dumating sa inyo dito, nagsisimula pa lang kayo, no? Simula pa lang to, Leo, ng pagbuhos ng biyaya sa inyo in terms of kaperahan, no? Kaya naman talagang kung ano yung pangangailangan ninyo, that will be met, no? In terms of kaperahan. At maaari din na ang iba sa inyo dito, kung hinihintay ninyo ay trabaho, maaring this is a lucrative job opportunity na maaring dumating sa inyo. This is financial blessing, no? This is financial blessing, financial opportunities ang maaring kumatok sa buhay ninyo dito, Leo. Aside from maaring talagang cold cash nga ang ma-receive ninyo dito. So, magandang simula ito, no? Sa inyong kaperahan. This is going to change the landscape of your financial situation. May mga ano din dito, no? May mga acquisition din dito ng mga lupain, property, yung mga ganon for some of you. May travel din, no? Maaring ay iba sa inyo dito magta-travel. Maaring it's because maglilipat kayo ng bahay, no? Maaring ganon. Or magmamigrate na ang iba, magtatrabaho abroad ang iba. Maaring ganon ang mga travel-related na mga gagawin ng iba sa inyo dito, Leo. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe for you. We have the energy of the table, hard work ahead. Ayan, hard work ahead. So, maaari talaga ang iba sa inyo magtatrabaho abroad. Dahil, nako, pag nagtrabaho talaga abroad, no? A break lang, no? Coffee break lang, lunch break lang ang pahinga. Talagang every minute kailangang nagtatrabaho, no? Pero compensated naman, no? At ang bawat minuto, ang bawat oras na pinagtatrabahuan kapag nasa ibang bansa. So, hard work is ahead of you, Leo. So, talaga naman, no, pagsisikapan niyong mabuti ito na I feel na kung anong sisimulan ninyo ngayon, no, na pagkakataon sa kaperahan na to, I feel that you are really going to work so hard para mas mapanatili ninyo ang sitwasyon na yan, na magkaroon kayo ng sufficiency in terms of your kaperahan, maging stable ang inyong karera, ang inyong negosyo, or ang inyong trabaho, and you want to maintain it, no? You want to maintain it. At mas gusto pa ninyo na mag-thrive pa kung meron. Kung ano man ang kaperahan na meron kayo, I feel na gusto ninyong pagtrabahuan yan para mas maging mas dumami, mag-grow at mag-thrive pa ang inyong kaperahan. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. For Leo, we have the energy of the finger warning you of a problem either now or in the future. Ayan. So, ito warning, no? Warning. Ibig sabihin na maaring mangyari, maaring hindi mangyari, 'di ba? Yung kung ano man ang problema na 'yan. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi ninyo, sa mga tao na kakausap ninyo, you know, kasi maaring may mag-take advantage sa inyo dahil lalong-lalo na kung alam ng maraming tao na marami kayong kaperahan, marami kayong ipon, yung mga ganun. So, mag-ingat kayo kasi ang budol-budol ay nandyan lang, di ba? Nasa paligid lang natin. Kahit saan tayo pumuntang parte ng mundo, may mga budulero at budulera talaga. Kaya, mag-iingat kayo lagi. Always be vigilant and always listen to your intuition dahil kung may mga low vibe
people around you, yung ating intuition, lagi tayong bubulungan niya na, oh, kwidaw ka sa mga taong ganyan. Oh, be careful sa mga kausap mo dahil something is off with that person or something is off with the place that you are going to. Yung mga ganon. So, lagi at lagi tayong makikinig, Leo, sa abulong ng ating intuition. Okay? Because it will always guide us to is na talagang lagi tayong magiging safe, okay? And you can prevent any problem. You can, no? You can by always listening to your intuition. Lagi tayong sumunod. Kasi, di ba, minsan nga, pag may plano tayong pumunta sa isang lugar, tapos all of a sudden, nakahanda na tayo, nakabihis na tayo, aalis na lang tayo, may bigla tayong mararamdaman na kakaiba. Di ba? That is a warning, no? That is a warning sign sa atin. And then, minsan, kunyari, hindi na din tayo tutuloy kasi makikinig ka. Ako laging ganyan. Ano ko yan? Experience ko yan. I'm just telling you some of my experience sa buhay, Leo, na nangyayari yan sa akin na pag nararamdaman kong something is off, no, sa pupuntahan ko, hindi ako tumutuloy. And after a few hours, malalaman ko na meron palang aksidenteng nangyari, na meron palang nasunog, meron palang nangyaring hindi maganda, yung mga ganon. Kaya, I really listen, no? I really listen to my intuition. Kaya, iniimbitahan ko din kayo dito, Leo, no? Always, always listen to your intuition dahil lagi kang poprotektahan yan. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. The energy of the 10th, we have temporary situation. Ayan. So, definitely, kung ano man ang maaaring maging problema, kung meron man sana wala, diba? Sana makontra ninyo yan, sana hindi dumating. That is just temporary. Okay? Lahat naman ng sitwasyon sa mundo, temporary lang, diba? Everything is moving every second, no? Lahat gumagalaw, lahat nagbabago. Kaya, kung ano man ang magiging sitwasyon ninyo dito, no? Kung this is pertaining to the problem, to the warning, no? That is just temporary. Huwag kayong mag-alala, dadaan lang yan, no? It will pass. You'll be able to overcome that, no? Masusolusyunan ninyo yan. Kaya, huwag kayong mag-alala, magtiwala lang kayo lagi sa Panginoon na you will be protected, you will be guided, and you are going to be guarded all the time. Okay? So, nothing is permanent. Nothing is set in stone. Kaya kung ano man ang sitwasyon ninyo ngayon, no? Kung hindi man masyadong magandang sitwasyon ninyo, lalo-lalo na sa kaperahan, okay, mag-alala. That is very temporary and that is going to change because, you know, financial breakthrough is coming in with the coming of Ace of Pentacles, no? Dadating ang kailangan ninyong kaperahan para ma-provide ninyo ang kung ano man ang financial obligation ninyo ngayon or kung ano man ang inyong pangangailangan sa pera. Okay? So, Lee, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius. I hope you're doing well. And this is your daily message for May 8th. And this is for all Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito kaya hindi po ito magra-resonate sa lahat. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking langing dasal para sa inyong lahat sa Sagittarius. Okay, po na mensahe ni Sag ay the world. Ayan, napakagandang energy nito for you because there are going to be new beginnings dito, no? Sa buhay ni you are entering a new chapter in your life. Sagittarius dito and there are also endings, no? There are endings also na mangyayari dito. Maaring yung mga mag-end na to ay mga long-term projects ninyo, mga maaring pag-aaral, no? Or maaring singlehood. Maaring ganun din, no? At that is coming to an end na. That is coming to an end because it has come to its full circle. It has come to its completion. Natapos nyo na. Kaya naman din, no? Yung time na to, Sag, is also the time for celebration. Because may success kayo dito na makakamit, diba? When you finish your school, when you finish your long-term project, yung mga ganun, that is definitely a success. That is definitely your achievement. Dahil,
ang tagal, ang haba na ng panahon na pinagtrabahuan nyo yan, na pinagugulan ninyo ng inyong panahon. Kaya that is a huge success for you, Sagittarius, no? And you are coming out of success, you are coming out of victory, you are entering a new level na sa buhay ninyo. So kung ano man ang mga gagawin ninyo ngayon, parang magle-level up na kayo dito, no? You're entering new chapter in your life, maraming maaring magbago dito sa buhay ni Sagittarius, no? Depende sa inyong tatahaking daan, no? But definitely there are newness, no? Nasisimulan ninyo bagong trabaho, bagong business venture, maaring additional business venture, maaring bagong pag-aaral naman, maaring mag-aaral uli ang iba sa inyo dito ng ibang field naman, maaring ganun, no? Or maaring mag-doctorate, mag-master lang iba sa inyo, maaring ang iba sa inyo is leveling up your commitment with your person, no? Maaring magsasama na kayo sa isang roof, maaring mag-aanak na kayo, or maaring magpapakasal ng iba, mag-i-engage ng iba, maaring mga ganun ang gagawin ng iba sa inyo dito, as in magle-level up na ang kung ano man ang gusto ninyong gawin ngayon, no? And there is excitement dito, Sagittarius. You are going to be very excited dito sa mga gagawin ninyong sunod. It's because very confident kayo ngayon sa sarili ninyo, no? You are extra confident ngayon dahil nang gagaling kayo dun sa tagumpay, di ba? Kaya naman na kung sa katagal-tagal ng panahon na pinagtrabahuan nyo yan, na kung ano man ang success na yan, you know, mas madami na kayong natutunan, ang dami nyong learnings and wisdom na napulot dyan. Kaya naman ngayon, you're very confident na kahit ano man ngayon ang pagdaanan ninyo din in your new endeavors, ay nako, hindi yan mahirap para sa inyo. It's because you know that you have so much in your sleeves na ngayon na tricks, kumbaga, para harapin ninyo ang bawat challenge na maaari ninyong ma-encounter, yung mga ganon. You are seasoned na, kumbaga, Sagittarius. That's what I am picking up for some of you. Kaya naman, you're very excited, you're very confident na magtatagumpay kayong muli sa kung ano man ang papasukin ninyong endeavors sa ngayon, no? Marami din travel dito ang iba, Sag. Maaring magta-travel kayo for different reasons. Maaring related dito sa business, maaring related dito sa trabaho, maaring related dito sa migration, no? Maaring iba sa inyo magma-migrate na sa ibang bansa. Maari din na ang travel na ito is just for leisure, no? Bakasyon, maaring ganun din. But definitely, no, kung ano man ang rason ng iyong pagta-travel dito, ay mag-iingat lagi, no, Sag, sa mga pagbabiyahin yan. So, tignan natin kung ano pa. Uy, kunin natin at lumipad. Sandali lang po. Ayan. So, ito yung nalaglag na card ninyo. So, this is the energy of the pineapple, reconciliation. Ayan. So, ay mga reconciliation na magaganap dito sa inyo, no? Maari iba sa inyo, may mga galit, kasamaan ng loob, katampuhan in the past, and ngayon, ito yung panahon na magre-reconcile na kayo, magbabati na kayo. So, that is really a beautiful energy, di ba? Magkakausap na ang mga tao dito at ipapatch up na kung ano man ang iyong mga hindi pagkakaintindihan o rason, no, ng hindi pagkakaintindihan in the past. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. For such, we have forces working against you. Ayan. So, maaring ano to? Maaring internal conflict ito, Sag, no? Maaring internal conflict ito. Kasi, ang napipick up ko din dito, no? Marami kayong ideas ngayon, no? It's because you're coming out of victory, you're coming out of success, dito in achievements. Parang ang daming ideas na pumapasok sa isip ninyo. Kaya, parang ang dami ninyong gustong gawin ngayon, no? Kung anong ipaprioritize ninyo, ganun. And, you're getting confused. So, I feel dito na yung isip at puso ninyo ito na hindi nagtatagpo, hindi nag-meet halfway, kumbaga, no? Kaya
yun ang akin napipick up for some of you, na may confusion dito, which path I'm going to take next, no? Maaring may mga ganun. And also, this could also be people, no? Around you. This could be people around you dahil maaring may element of inggit ito, Sag, no? Maaring dahil you are achieving something, no? You are achieving something at marami kang bagong pintong papasukin dito because there are new opportunities and possibilities opening up for you dito, Sag. Kaya naman siguro maraming naiinggit sa'yo, no? Maraming nakatingin sa iyong mga mata, sa iyong paligid, at maraming naiinggit sa'yo. Kaya siguro, no, out of inggit, nakakagawa sila ng, alam mo yun, maaring mga gossip about you, no? Gagawa sila ng kwento, fake news about you, so maaring mga ganon. But, wag nyo nang pansinin yan, Sag, no? Yung mga negative energies na yan, wag na ninyong entertaining sa sarili ninyo because in the first place, it's not going to help you. No, it's not going to help you. It will just affect you in some way, no? Maaring kung negative ang maging epekto niyan sa iyo, no? Kung patulan niyo 'yan, ay naku, mas lalong matutuwa ang mga naiinggit sa iyo. Mas lalong matutuwa niyan ang mga taong nagki-create ng gulo na ganyan, no? Sa buhay ninyo. Kaya 'wag ninyong hayaan na sila ang magtagumpay, okay? Dead man na lang as long as you are safe, as long as hindi life-threatening ang ginagawa nila, then you'll be fine, okay? And lagi kang magdadasal, no? Lagi kang magdadasal sa Panginoon, and if you would like to, you can ask the help and protection of Archangel Michael para ikaw ay laging protektahan and to keep you safe all the time, no? At protektahan ka, ilayo ka, no, sa mga low vibe people, ilayo ka sa lahat ng hindi magagandang pangyayari, you know? So, yun, dahil walang makakatalo sa dasal, no? Sag, walang makakatalo sa dasal. Okay, so tignan natin kung ano pa ang iyong final message dito. No, di ba? Pag may kasabihan na pag ang bunga daw ay hitik na hitik, kapag ang puno pala hitik na hitik ng bunga, talagang maraming nagbabato dyan. Kaya maaaring ganun ang sitwasyon ninyo ngayon na you're very successful, you're coming out of a success ngayon, kaya naman maraming matang naiinggit sa'yo, no? So maaaring ganun ang ganap. So we also have the energy of the bear. Ayan. So danger, especially in money matters. Ayan. So this is a warning for you, no? For some of you Sagittarius, na maging ano kayo, maging istrikto kayo sa paggastos ng inyong kaperahan. Make sure na lagi kayong nasa budget, no? Para hindi kayo mag-short sa budget ninyo, hindi kayo makapag-realign ng inyong kaperahan ng not necessary, you know? Kasi otherwise, masisira ang budget ninyo dito. So, this is a warning for you na iwasan yung mga impulsive buying, no? Yung mga impulsive shopping, yung mga hindi talaga necessary or wala talaga sa inyong budget, no? Don't engage with those activities, no? Para hindi masira ang inyong budget, okay? So, Sag, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.